Magandang umaga mga bata. Tayo ay magsisimula na sa ating pag-aaral para sa ating aralin sa araw na ito. Again, ang ating pinag-aaralan para sa Module 1 ay tungkol sa mga angkop at inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata. Ating balik-aralan yung ating napag-aralan sa nakaraang araw. Ating napag-aralan ang tungkol sa pagbabago sa pangkaisipan. Ano ba yung mga bagay na ating maaalala patungkol doon sa pagbabago pagdating sa sinasabi natin pangkaisipan? Una, ating napag-aralan na nagiging mahusay sa pakikipagtalo at pakikipagtalakayan. Mapansin natin ang mga kabataan ngayon, kapag tayo ay lumalaki na at nagkakaroon na ng tamang pag-iisip, tayo ay nagiging mahusay sa pagdadahilan, hindi lamang sa pag-uutos kapag sa tuwing tayo inutos ng magulang, kundi kapag tayo may nakitang sitwasyon na kung saan nakikita mo na ikaw ay tama or maaaring ikaw ay mali, tayo gumagawa ng paraan para hindi makipag-away kundi para ipaliwanag yung ating panic. Pangalawa, mas nakakapag-memorya na tayo. Mapapansin natin, madali nating naalala yung mga bagay-bagay, kagaya na kung paano magluluto. Alam natin kung ano yung ingredients, yung mga sahog, kung paano ito lulutuin. Ang mga numero, ang mga formula sa matematika, maging yung mga bagay sa ating paligid ay madali na natin naaalala. Kasi nga, tayo ay nagmamature na. Ito yung mga pagbabago na nangyayari sa atin. Pangatlo, nakapag-iisip ng logical tungkol sa mga konsepto. Balikan ko yung example kanina o yung halimbawa kanina sa pagluluto. Alam natin kung paano magluto ng itlog. Alam natin na una, kailangan natin pa buksan ng kalan, painitin ng mantika, at ilagay ang itlog. Hindi natin pwedeng gawing ilagay ang itlog bago ang mantika. So, ibig sabihin, meron tayong logical. Yung pagkakasunod-sunod ay alam na natin kung paano. Maging sa ating ginagawa sa bahay, pagkagising mo, alam mo kung ano yung una mong gagawin. So, dapat pagkagising, hindi ka mag-cellphone agad. Dapat, kung ikaw ay relihiyoso, dapat nananalangin bago maglilinis ng iyong sarili bago kakain. Mapansin natin na ito yung pagbabago na ating napansin dati nung bata tayo. Pagkagising mo, nakapikit ka pang lagalakad, pero ngayon hindi na ganun kasi ikaw ay lumalaki na. Sumunod, nasusundan at nasusuri ang paraan at nilalaman ng sariling pag-iisip. So madali ka ng nakakapuna o nakakapagmasid sa paligid-ligid mo at alam mo kung paano mo siya pag-aaralan. Sumunod, nakagagawa ng mga pagkaplano sa inaharap. Ito yung tinatawag natin, meron ka ng goals. So, ibig sabihin, madali mo nang analaman kung ano ba yung mga bagay na dapat magawin sa mga inaharap. Sumunod, nahihilig sa pagbabasa, kagaya ng mga kabataan ngayon. Sila ay nagbabasa ng Wattpad, yung mga storya sa Facebook, sa Twitter, at sa Instagram. Nakakalungkot lang minsan dahil minsan, istorya ng buhay ng iba ay nakabasa nila dahil sa social media. Kaya mapansin natin dapat bilang pagbabago, limitahan din natin yung ating mga nababasa. Sumunod, nangangailangan na maramdamang may halaga sa mundo at may pinaniniwalaan. Mapansin natin na isa sa mga pagbabago na sa ating pangkaisipan, naiisip natin na dapat tayo ay merong self-worth na nararamdaman sa Ingles. Ibig sabihin, yung attention ng magulang mo, ng mga tao sa paligid mo, kahit ang mga kaibigan mo, kung ikaw ay may nobyo at nobya pero sana wala pa, gusto mong maramdaman ito na ikaw ay isang taong mahalaga sa kanila. So ito yung mga pagbabago na hindi natin naranasan o madalas naisip nung tayo mga bata pa, na isip man natin hindi pa ganoon ka-focus. Pero ngayon, nararamdaman natin na kailangan ganito yung ating nagagawa. Para sa ating leksyon or aralin sa araw na ito, simula sa pangkaisipan, ngayon pupunta naman tayo sa panlipunan. Ano ba yung mga pagbabagong pwede mangyari kapag tayo ay nasa lipunan na? Ano ba yung mga dapat ginagawa ng isang nagdadalaga o nagbibinata? Una, lumalayo sa magulang. Naniniwalang makaluma ang mga magulang nila o magulang natin. So, mapansin natin, normal itong nangyayari sa paligid natin, ano? Mapansin natin na kapag tayo ay lumalaki na,
Dati nung bata, kiss ka ng kiss sa magulang mo, o magulang mo, kiss ng kiss sa'yo. Pero ngayon, kapag in public, parang meron tayo naramdaman na konting hiya. At kapag yung style ng pananamit nila, parang hindi mo nagugustuhan kasi hindi kayo magka-level. Pangalawa, ang teenager na lalaki ay karaniwang ayaw magpakita ng pagtingin o pagmamahal. Hindi sila tinatawag natin sa English na showy. Sila ay mga likas na mahiyain. Ayaw nilang ipakita kung ano ba yung tunay na nararamdaman nila. Sumunod, karaniwang nararamdamang labis na mahigpit ang magulang sa kaya nag-e-end siya sa pagiging rebelde. So isa ito sa mga negatibong pagbabago na nangyayari sa atin. Kasi nga, na teenager tayo, medyo mapusok or hindi naman in a negative way, pero madalas tayong gusto mag-eksperimento. Bakit ba sila gabi na umuwi? Bakit sila pinapayagan ng kanilang mga magulang? Bakit ako hanggang alas 6 lang sa labas? Tatandaan natin na ito yung posibleng maramdaman natin na labis na mahigpit ang magulang, o kaya nag-e-end up tayo na maging isang rebelding anak. Sumunod, dumadalang ang pangangailangan makasama ang pamilya. Sa panahon ngayon, mas madalas natin na gustong kasama ang ating mga kaiswela, kaibigan, mga kakwentuhan, kaysa sa makausap ang ating mga magulang. Kasi nga, ito yung pagbabago na ating nangyayari dahil gusto mo mas makipag-socialize sa ibang tao kaysa sa mga magulang mo o sa kapamilya mo. Sumunod, nagkakaroon ng maraming kaibigan at nababawasan ang pagiging labis na malapit sa isang kaibigan sa katulad na kasarian. So mapansin natin, sa panahon na ito, ito rin yung panahon na gusto mo mas marami kang kaibigan, mas masaya. Ito ang pag-iisip natin na meron tayo. Kasi ang tingin natin, mas secure tayo, mas ligtas tayo kapag merong mga tao na nakapaligid sa atin. May best friend, may matalik na kaibigan ka, pero hindi na ganoon ka focus yung attention mo sa kanya kasi mas gusto mo na mas marami. Sumunod, higit na nagpapakita ng interes sa katapat na kasarian ang mga babae kaysa mga lalaki. Kitang-kita naman natin to. Alam natin na ang mga babae, they are more open kumpara sa mga lalaki. Kagaya na sinabi ko kanina, ang mga lalaki ay likas na mahiyain. Kapag sila ay malungkot, sila ay nagugutom, sila ay nakakaramdam ng kung ano man sa kanilang sarili, ay hindi nila agad-agad sinasabi. Samantalang ang mga babae, kapag sila ay nakakita ng, let's say, di naman lahat ang ganito ang reaksyon, nakita ng gwapo ang kadalasang kanilang nababangkit sa kanilang makaibigan, wow, ang gwapo. Mapansin natin, they are more open. Kapag dumaan ang crush nila, sila ay very bold na sabihin na ito ang crush nila, walang aagaw, walang pwedeng umangkin sa kanyang nagugustuhan. So mas naipapakita nila yung interest nila sa mga tao na kanilang nagugustuhan. Maging sa kinaiinisan nila, mas open sila na sabihin na ayaw ko sa ganito. Samantalang ang mga lalaki, nagkikim-kim, nagtitiis. So mapansin natin, ito yung ilan sa mga pagbabago na mapansin natin na mangyayari sa inyong pagdadalaga at pagbibinita, lalo-lalo na sa inyong edad sa mga oras na ito. Nawa ay inyong malinaw na naiintindihan yung ating aralin para sa araw na ito. Nawa, balik-balikan natin yung topic na ito para inyong maalala. Kung mayroon kayong mga notes, ay pwede nyo itong ilagay sa inyong kwaderno. Muli, magandang umaga sa ating lahat.